Nagagawin tayo yan. Samahan nyo ako sa aking pagluluto. Pakukulaan muna natin to. Siyempre, tatakpan natin to para madaling kumulo. Ayan. So, ayan na. Kumulo na mga ka-idol. Hanguin na natin to. Tara mga ka-idol, samahan nyo ako. Pipitas tayo ng okra. So ngayon ang lulutuin natin. Oh, ang lakas ng init dito sa amin. So pipitas tayo, uulamin natin ng tanghalian. Samahan nyo ako kung anong lutong gagawin ko sa okra na makukuha ko. So ayan, tara! Sasalang na natin, ayan. Nagagawin tayo yan, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Pakukulaan muna natin to. Siyempre tatakpan natin to para madaling kumulo. Ayan. So ayan na, kumulo na mga ka-idol. Hanguin na natin to. Ayan, isasali na natin to mga ka-idol. Ka-idol, ganito lang yan. Ayan. Tatanggalin natin tong bato. Ayan natin dito yan. Ito lang pagluto ng okra. Ayan, abangan nyo hanggang dulo mga ka-idol para makita nyo kung paano ko gagawin. Ito yung tinatawag na tortang okra. Para mayroon din kayong kahit konting alaman kung paano gumawa ng mga lutong bahay. Sa mga hindi pa alam kung paano lutuin ang okra na torta. Kung may torta ang talong, may torta ang okra. Pero ganito ang paggagawa niyan. Kaya para sa akin lang, luluto tayo ng mga lutong bahay na ulam. So ayan mga ka-idol, tapos na tayo. Ito yung buto. Ito yung buto na. Ito yung ginawa ko. Itong bahay lang muna tayo mga ka-idol kung kalawa. Samahan niyo ako sa pagluluto. Itlong itlog ang gagamitin natin. Torta nitong 30 pieces na okra. Siyempre, para maging masarap, nalagyan natin siya ng asin. Para makaroon siya ng lasa. Ayan. Bukod sa asin, siyempre, itong tayong ajinomoto. Ito yung the best talaga na pampalasa ng kain. Hindi tayo gumagamit ng mga recipe na yung tulad sa mga restaurant. So syempre organic tayo dito tayo sa pangbahay kubo na ulam. So, asin at ajinomoto. Unti lang. Unti lang mga ka-idol, lalagyan natin ajinomoto. Tapos sa inyo mga ka-idol ha. Basagin natin to. Ito kasi sa bahay, hindi kami pwedeng mawalan ng itlog. Kasi ang itlog ay pagmadali ang ulam. Ayan. Alaga natin si okra. Ayan. Lalaparin natin yan, syempre. Ganito lang ang pagluluto mga ka-idol. Ayan, pakita ko muna sa inyo ha. Lalagyan natin ng mga 5 piraso. Ayan. 5 muna yung lagay natin. Ayan, 20 lang. Ayan. Ayan. Muna muna. So, ayan. Ayan na mga ka-idol natin ha. Makita nyo na. 5 piraso tayo nalagay. At syempre, kapainitin na natin yung kawali. Tara. Sasala na natin siya. Mantika ang siya gagamitin natin pang torta. Pasensya na sa aking camera kasi mababa lang yung stand ko. Medyo hirap tayo sa pag... Bukod dun sa nilalaga lang siya at iti isasaw-saw sa bagoong. Ha? Kaya isasaw-saw sa kalamansi, toyo, suka. Siyempre, gagamitan natin siya ng platito.
Parah. Ya, harga operasinya mah padahal. Yan ah, mga ka-idol, oh. Tama ah. Yan. Yan. Kita nyo na. Ganun lang naman kasimple. Ang lutong bahay. Yan. So, mga bago pa lang nanonood sa video ko, ayan, meron po tayong kunting kalaman kung paano po lutuin ang tortang okra. Ayan. Ganyan lang po ang pagluto ng isang okra. Ayan. Yan po ang umpisa. Yan. Paganto po. Ayan, pangalawa. At ito na po siya. Ayan, yan po yung magiging resulta. So, mga ka-idol, kung kaluwa dyan na nasa bahay, ayan, sana mayroon po kayong natutunan sa aking pagluluto. So, ayan, bukas natin. Yan po yung buto ng okra na tinanggal. O, diba ulam din siya, kaya walang tapon. Ayan. So, ayan na yung kabuuan, mga ka-idol, kung kaluwa. Yan na yung tortang okra. Ito yung kanyang buto. Yan, di ba? Nakita nyo? Ulam na rin. Sa buto pa lang, ulam na rin yan. So, ayan, mga ka-idol, kung kaluwa. Sana may natutunan kayo sa aking maiksing video at sa aking pagluluto. Sana mayroon kayong kunting natutunan dito sa bahay kubo. So yan, maraming salamat mga ka-idol kong kalawa sa inyong panonood. At inuulit ko, paki-subscribe, like and share nyo na rin para lagi po kayo updated sa aking mga video na ipapakita sa inyo. So yun, salamat sa inyong panonood. Thank you.